Ang ano eh, parang paano ko ba ito sabihin? Peak or pangit peak yan. Pangit peak ni Rox ang Alistar. Baka kanina pa pinili ni Disaster yung Alistar. And kanina nga nakita mo naman kung gaano ka non-disastrous yung mga team fights dito para kay Disaster. Nakakatakas, pre. Nakakatakas. Nang walang ano, nang may konting buhay. Alam mo ibig sabihin noon, kung makita mo, I think na breakdown din yun ni Otolus kanina, yung damage received ng Brom. Grabe yun. Sulit na sulit because that is not just lots of damage received but also a very efficient way of tanking up damage from the enemy team. Yes, and ang dami nilang micromanagement kanina dun sa last game nila. I'm seeing a lot of tinry talaga ng DR Esports dun sa lineup na nila yun. I think this lineup was really secure for them. Ito yung usual na nakikita ko sa kanila in the WILDRIFT Underground. Yeah. And well, dapat may Alistar. Pero yun na nga eh. Nakaban nga lagi yung Alistar dito. Pero ang cool part dito is of how NXP takes the cut. Yan actually sina nagsiset up kaagad sila. Joshy along with Disaster already setting up a tri-brush, a very dangerous tri-brush dito at the 1 minute mark. That is always and always standard para sa side dito ng NXP. Level 2 gank yan na siniset up. Pakakuha ng ano, pakakuha ng red buff, pakakuha siguro ng isang cup dito. Actually red buff nga lang. Angat kaagad sila para makaka-advantage, makakuha ng pwesto doon sa unang scuttler kasi yung scuttler lalabas 125 minutes. Ayan oh, may scuttler na. Pero na-counter ito. Hindi nagpahuli si ano, si Gospel. Rather, nag-group ang mga taga-DR Esports dito sa may Scuttler. Pero napuwersa yung flash away from Darkthrush. Pero pwede silang mag-re-engage kasi daming na-burn. Medyo nagkaiwalay sa Ghostball dito kasama sila Darkthrush and they're focusing towards Darkthrush na wala nang ka-flash-flash dito. All-in at walang damage na pwedeng mabato din mga membro ng team NEXPLAY. And again, that misposition, yung pagkakahiwalay at disposition dito ni Ghostball will be punished by NXP. NXP easily takes 2 kills in the early. Yes, and yung nakita ko talaga doon, yung naisip ko lang dahil sa ginawa nila, which is the positioning talaga ng DR Esports. They got the position, pero kahit yung kanina they, lang. They just doubt kahit yung about that. Ko. And yung Scuttler na yun, isa yun sa mga importante talaga from these Thank two you. Games. Love you. Mas yun pa talaga yung in-objective nila. Yung guys, 1 minute and 25 seconds, kukuhaan nila yan para lang magkaroon sila ng vision to gap yes, to yes. other lanes. Tsaka hindi lang yun, dalawa yung nakuha nila. Diba? Dalawa na talaga yung nakuha nila. So, ang taas na ang control ngayon sa mapa dito ng NEXPLAY Esports. Actually, ang taas kaagad ng gold lead na na-establish nila. 2K on the gold lead na pinangahawakan ngayon ng NEXPLAY. For the most part, silipin natin yung score tab natin. Makikita mo dyan that the most gold funneled was towards the Misfortune pa and even the Aurelion Soul. So, napaka-deadly nito sa mid-game. Napaka-deadly nito, Julia. Kahit dun sa 4-minute mark. Kasi yung pinakamalaking AOE damage dealer nila ang tumataba ngayon. Miss Fortune plus Aurelion Sol. Yup. And for this, maganda yung kombohan dito na makikita ko. And also, yung maganda dito about the DR Esports, even though they got, nakuha ng NXP yung Scuttler, nag-rotate pa rin dito yung Janna. Usually kasi hindi natin nakikita yung mostly yung mga support sa mga ranked games. Pero ngayon, ranked games kasi yun natututo na ako ngayon na kailangan naman pala talaga mag-rotate yung support. Parang binabantayan mo, at least kailangan makarespond ka dun sa mga laban. Yeah. Especially kung yung dual lane, napaka-passive lang. Mm-hmm. Parang, so bakit ka pa mag-aantay dun sa dual lane kung alam mo naman kung ano mangyayari? Just be involved on the other parts of the map. Remember that WILDRIFT's teamfight and also skirmishes are very volatile. It can happen anytime. It can happen on different parts of the map. The best way is to not anticipate but to react properly or to be proactive, no? And nakikita ko dito, they're not very play safe. Even lahat ng teams dito with the DR Esports and NEXPLAY, talagang mabilis yung follow-up nila. Yeah, oo. Hindi nila iniisip yung farm. Oo, oo. Mas gusto nila yung team play. May kasabihan nga eh. Ewan ko kung Dota player yata yung nagsabi nun. Pero I think Dota player na anyone can farm. Yep. Anyone can farm but not anyone can carry, no? Yeah. So, alam mo 'yun. Clearly, it's not just about the farm, it's very easy to farm in a mobile game, honestly. I think napaka-importante talaga ng team fight, no? Ng kill participation. Nung na-burn na 'yung Star Surge, ang ganda noon. Walang sana pwedeng gawin 'yung Aurelion Soul, pero that's enough life to actually get the flash out. Ayun na nga, ginamit tapos si Will, Voice of Light out. Ang problema dito, hindi natapos 'yung kill doon ng mga taga-DR at nandibilis kagad ng responder ng mga taga-NXP. Went for the flash in, went for the kill also, and Darkest na damay na rin at isama mo na din pati 'yung Orianna. Tingnan natin kung 'yung buhay dito ng mga NXP ay nawala na, hindi pa. Kasi ang sumunod would be of Gospel DR and a whooping dive ace in the 4-minute mark delivers a blow of 7-0 overall against DR Esports. Yeah, I've just seen that the bullet time was really on point para lang mag-spread out yung positioning dito ng DR Esports and yun yung naging downfall nila. Sunod-sunod yung follow-up. When it comes to WILDRIFT talaga, grabe to. Akala mo talaga, Kuya Shimbo, na wala talagang
susunod sa'yo na mag-follow up ng engagement sa teammate mo, pero meron lagi, talaga. Lagi, meron at meron lagi. Talaga yan. The best teams would always be to follow up. It's a matter kung sino ang mas mabilis at mas maganda yung setup. Ganda ng setup nila against the Oriental Sol, pero kulang yung damage nila, tol. Again, the flash voice of light changes everything, no? Tinapos na yon, mga kaibigan. Ang malala pa dito, magsisimula ngayon yung DR fight. 5-minute mark, kanina pa yung nag-spawn ng 4-minute mark. But the thing here is that full core item, first core item is now available sa side ng Nexplay. If you look into the score, makikita mo na component items pa lang ang binubuo dito ng DR Esports. So without doubt, kung hindi sila makapag-focus or makapaggawa ng efficient na damage deal against the members of Nexplay or against one members of Nexplay, burado sila. Without that, kung trade ang usapan, wag na. Promise, natatalo dito ang DR Esports. Ang kailangan dito ngayon ay makahuli. Makahuli talaga na kahit isang year long from the Nexplay before the Infernal Drake. Actually, this is the important Drake talaga in the Wildrift, kailangan nila to i-contest. Ngayon, I think for the fact na hindi sila mag-go masyado. Hindi talaga pwede. Abigay na yan. Oo. Hindi nila kaya kasi dun pa lang doon sa middle lane clash nila natalo na sila. And yep. Ang laki na ng lead na na-establish ng NXP. Mm-hmm. Ace in the early game, hindi to bibitawan basta-basta ng NXP. That is a whooping 8,000 na the golded na hawak nila, 6-minute mark. Sakto rin ang paglabas pa ng Herald doon sa may bandang taas. It allows for NXP to fluently transition themselves from the Drake patungo doon sa Herald. And we also have the red buff na lang dito na pagtsatsagaan ng mga taga-DR. Kung merong magsosolo-solo kasi nga ang pwedeng mong gawin na lamang ay ang pumitas at hindi makipag-trade o makiteamfight. Yes, hindi nila talaga kakayanin muna makipag-initiate ng teamfight dito. More or less, mag-aantay talaga sila or mahuli man nila si Uzi. Kaso yeah, nga lang, ang ganda din yung positioning ni Uzi dito. Parang nagiging support na lang siya doon sa bullet time niya. Saka ang up din na ni Uzi. Actually, silipin niyo yung misfortune. Ewan ko kung may boots ba yan, pero 2 full core items ang hawak ngayon ng misfortune, no? So, napaka-dangerous. Ayun, wala nga, no? Hindi buo yung boots, no? Kailangan, ang buo niya lang, basic na boots. Pero okay lang. Tingnan mo naman, 7-minute mark. Diba? As in, Blade of the Ruined King, tapos may hawak din na Mortal Reminder. Talagang ang taas ng mortality rate nung DR Esports dito kapag ganyan na yung itemization. Map D yan for sure, pero hindi yan makunat. Kaya pitas lang talaga ang pwedeng magawa ganyan ng DR. Yun nga yung pagiging matalino dito ni Uze, talaga nandun lang talaga siya sa likod. And yun yung sinabi sa akin ni Kuya Gigi Spear, na kapag nabuo mo na yung Blade of the Ruined King, isa yan, tuloy-tuloy na yung damage niya ng isang ADC. So, yeah. I think you're going to rotate now here. Nagsama-sama na sila. I think if there's gonna be a stun here for that Aurelion Sol. 3-man stun eh. Balasadong-balasado talaga ng Aurelion Sol. Lalo na kung single man setup lang yun sa may bottom lane. Ganun ka-advance mag-isipang mga member dito ng NXP. And even NFDR getting zoned out. Kita mo naman na wala na ang ganun na killing spree is secured here by Nexplay after deleting that Ori. Pero hindi pa tapos yun. Actually, di pala Ori yung namatay doon. It's somebody as well. Dirtas DR misposition sa may bandang baba. Kita mo naman consumption ang dala ngayon ng mga taga Nexplay against DR with the Herald pa na inilapag. Hindi nila kailangan banatan yung Tori masyado. And I think may bonus pa. Pwede yata makakuha ng tulak pa dito sa may bandang baba. And I think that should be it. Happy na lang sila. Pinatulak na lamang yung Herald. But again, NXP in the 8 minute, they have so much lead. I mean, lakas bosses ba? Ayan na nga guys, for me, para sa NXP kasi amin sila magbasa ng rotation lalo na kapag nauuna talaga sila sa objective. They're trying to be more aggressive in the team fight and yun yung di talaga napalaga ng DR Esports. Yeah, well, may full core item na isa ang mga member dito ng DR Esports. But of course, on this phase, with the lead established already by Nexplay, they have to suffer, of course, losing all outer turrets against them. So ngayon, ang mawawala dito ay ang river control ng DR Esports. Yes. But again, meron pa rin silang kapasidad para pumitas. Habang NXP naman, yung problem kasi dun sa setup sa pitas, madali hulaan eh. Mm-hmm. Pag nakita mong may nagsosolo-solo na ADC on the lane, yung brush na malapit doon, may setup doon, at isa sa mga pinakamagandang pang face check ng brush, yung Milky Way ni Aurelion Sol. So, alam mo yun? Yun nga actually yung ginagawa niya. Matik yun eh. Sa may bottom turret, talagang yun yung ginamit niya. Kaya nag-force na mag-fallback yung DR Esports kasi alam na nila eh na may follow-up yung NXP dito. So, it's gonna be hard for them to pick off. Plus, the vision is on the side of NXP. Nag-sweeping pa sila. Para ka makabawi sa ganitong sitwasyon, kailangan mautak ka talaga para sa side ng DR Esports. Yes, they did. They're setting up death brushes. They're setting up picks. Kasi yun na lang talaga yung pwedeng ilaban dito. Yep. Pero you have to take note, this is NXP you are talking about. Ang madara ng Wildrift, mga kaibigan. Mula season 1,
Okay, di pa tuloy si Naruto. Yan yung kalaban talaga. Si Madara, mga bonklings. And the thing here is that, hindi lang magaling ang dear esports, mautak pa. Okay? Yes. So they know what setups are being done. Right now, pwede lang talaga is continue on trading and trading and trading kasi swings lang ang pag-asa dito ng mga taga DR Esports. Mm-hmm. And kung hindi man swing ISO, for example, kung mahulaan nila na yung Aurelion Sol nag-iisa dun sa taas, yep, pwede sana i-2v1 yon ng Camille. Mm-hmm. Pero of course, masyadong long lane nun, pwede silang ma-wipe pa rin, no? Magiging 2-4-1 yon. Ganun kasi yung running situation here. So, until now, kailangan muna mag-stall out ng DR Esports until maybe a Baron is being forced here by NEXPLAY. Yep. Anong NEXPLAY naman, babantayan yung mga inner passets ng jungle ng DR Esports, wawardan nila yan para mas lumuwag yung Baron tick nila or Dragon tick nila. Pero itong larong to, lista muna. Malaki next pin na to. Oo, eh kasi because the death brushes sila dito and they're going for that only DR. Here comes the force of Jarvan 4. I think for the fact na gusto lang nila mag-burn ng flash or any skill set for DR Esports and they're taking in that Baron. Yeah. Kasi hindi, for me, nababasa na ng NXP na hindi talaga gustong pumalag ng DR Esports. Hindi talaga, di na papalagyan. Oo, hindi na talaga. Kasi, ayun nga, nag-iisa na dito si Akali. Maybe this is their chance to actually get one critical hero. Critical Sony, ha? Mm-hmm. Oo, perfect execution. And then, flash, 5 points. Ang lalim ni Arisen. Yun, yung isaw yan. Libre na lang yan. Mm-hmm. Libreng kill. So, that was a good bait, yep, by Oni. By buying time. Actually, pinanghabol eh. Tapos, ang malala pa doon, hindi lang yung kill kay Arisen. Hindi lang yung 4v5 numbers advantage. Ang sitwasyon pa doon is that yung flash na burn din, yes, kay Arisen. Pero problema, wala si Oni dito. Nagre-reset pa lang si Oni at mabilis. Yata siguro makarespond si Oni dito. 4v5 situation, nag-drag and drag already na si Joshy dito and they're also dueling up with him. Pero ito na naman si Gospel, nakahiwalay. Dito sa mga taga-DR, masyado mapanganib. Positioning na huli at nahagip na ang mga pamichurite ng Aurelion Sol at ang malala pa dun tol ay hindi pa nga kasama si Arisen doon. 4v5 lang yon. Nakuha pa ng tuhog ni Joshy ngayon. Yung ating Janna, at kita mo ba mawala na yung iba pang membro dito ng DR? Team NEXPLAY Esports takes full control of the red dito sa DR. And now there's gonna be a complete Baron. Secure Baron for sure kasi ang pangatong positioning... Paano itong positioning nila sa middle lane? Masyadong ano lang, ang laki talaga ng lamang ng DR dito. They're looking if there is a miracle combo. They have a vision, you swing. Siyempre, yung bola ng Orianna. Pero yung chase talaga, sobra-sobra mula sa NEXPLAY natin. Si Disaster na wala na. Darta splashing out. Binadiblock yung kanyang Vault Breaker. Pero kahit pa paano napigilan naman yung pagkuha ng Baron habang nasa may gitna naman si Oni DR. Gospel elect na darating kasama si Rox. Napigilan na yung Baron. Huli yata si Chuley o siya yung manguhuli pabalik. Ayun, okay na. An overall trade, 2-4-1. Yes, I think Baron was just a bait for them kasi alam nila they wanted to contest it. Pero wala eh. Sobrang lamang ng NXP dito when it comes to the items. And yep, hindi din makapag-split push na masyado dito si Oni DR kasi mas kailangan siya sa team fight. Sa pro play talaga, men, pag ano ka, nakakuha ka ng lamang sa items. Mm-hmm. Alam mo na eh, kunin mo na yung team fight. Nambibait ka lang ng Baron pero kukunin, yeah, talaga yung teamfight. It is finding within those, parang hanap ka ng silver lining or opportunity kung saan ka talaga pwede makashoot. Had it been that NEXPLAY overcommitted sa Baron, yep, baka doon, listak mo yun, no? Masyado mapanganib. Kasi ano yun, they're taking it undermanned eh. Kulang sila doon. Pero alam din naman ng DR Esports na mas kulang din sila. Kaso nga lang they're on the better position for that part. So ngayon, ito na naman, start on the Baron. At baka malate. Hindi nga baka malate. I think late talaga ang mga member ng DR. 25% ng the Baron. Andun pa rin si Dartas. Hindi pala si Gospel yun. Star Surge tinamaan. At nakuha na nga ni Joshy yung Baron. Lalo DR Esports with the Baron Empowered Minions. Nahagip pa rin ngayon ang mga Celestial Expansion. Itong Aurelion Sol. Diyon si Gospel DR na dinoble kill yung duo dito ng DR mismo. That's gonna be a stasis lamang for the safety ni Chuley. Lista mo na yung inhibitor turret doon sa mid because no one here is available to defend para sa side ng DR Esports. And ladies and gentlemen, what a very strong showing on this game number 4 as they take another and one more and the Nexus itself, NEXPLAY Esports. I just wanna comment the Aurelion Sol na umikot doon sa likod para mag-dominate. Grabe yung lamang. Doon.